Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Chaldea Ablog. For today's video, we're gonna talk about Canadian student visa application. So my guest is Ate Regine Ramirez. Guys, Ate Regine, schoolmate ko siya sa Pinal. So she's a nurse. So paano ba ginawa mo, Ate, sa student visa? Ginawa ko is kinontak ko yung in-school. And then, nag-register ako doon sa kanila. In school? Agency ba yun sa Pinas? In school is a partnership ng school namin, which is Seneca, College. Okay. So, sinabi mo sa akin na approve yung visa mo in just 29 days? Yes. Totoo ba yan? Oo, legit. Okay, so paano yung process? Can you share your timeline? Sige. Step by step para alam naman nila. So here is it, guys. Once nag-register ka sa in-school, ipapasa lahat ng requirements na kailangan. Wait, in-school, may i-flash ko dito yung Facebook nila and website. So mag-inquire po kayo, guys. And then, after registration? After registration, kinumpal ko lahat ng requirements ko. Anong mga requirements? Yung TOR, passport, NBI, COE, TOR din ng college at saka high school. Meron naman silang ano, checklist na. Oo, meron silang para checklist. Para ma-i-comply mo yung mga. Okay. Ibibigay mo na lang sa kanila. Okay. Oo. After complying or requirements, anong next dun? Then next, nag-medical ako. Medical agad? Oh, wow. Like ilang araw din bago? Depende kasi magpapa-appointment ka sa IOM or di kaya sa St. Luke's. So, pipili ka. Mas mura ang IOM. Yung approval ba is case to case? Depende sa ano ng requirements mo, yung depende yung araw. Di ba sa 29 days? Oo. Kasi yung iba mga 2 months ata, ganun. Oo. Depende ba? Oh, okay. Depende lalo sa paggawa ng SOP. Ano pa? Ito yung pinakatanong talaga ng lahat eh. Ito ata yung pinaka-ano na requirements eh. Pinaka-madali. Oh, Charis. Pinaka-mahirap. So, when you say student visa, kailangan ng showman, right? Oo. Mga magkano sa'yo? Curious lang ako. Mga magkano? Pag single applicant, mga 1 million above. 1 million. Iba-iba ba? Oo, iba-iba. Ibang tao? Bakit? Pag family, pag dalawa sila, ganun, mas mataas dapat ang proof of funds mo. Ano yun? Sa bank? Paano ginawa sa'yo? Sa akin, meron akong money sa banko and then meron din akong kinuhang mag-support sa akin. Yung tita mo. So, okay. After that, ano pa pinakamahirap? May IELTS? Mga ganun din ba? Sa school ko, no IELTS. Depende kasi sa school kung saan ka na-admit. Mga ganun, kung saan na ano yung approval ng ano mo. And then, after sa mga requirements, ano na? Ano nang next doon? After ako nag-medical, di ba? Nagbayad na ako ng tuition ko. Tuition mo? Guys, tuition. Pag student, expect nyo na yung tuition, mga show money, expect nyo talaga na ano, mag-gagastos. 16,000 CAD. Oh my God. Pero pwede mo siyang bayaran. 1 year na yun. 1 year, okay. Pero pwede mo siyang bayaran ng half lang. Half lang, okay. Oo. Tapos, ano natin? Lodge. Mag-lodge ka na. Lodge ka na. Uh-oh. Wait. So, yung 29 days na-approve na agad, kabilang ng medical mo doon, lahat-lahat. Hindi. Doon pa lang mag-start. Yung timeline mga te, paki ano yung timeline? Doon pa, after mo mag-medical, tapos magbayad ng tuition, ganyan, mag-start ka pa lang mag-lodge, doon pa lang mag-start yung timeline. After yung show money, may mga requirements pa ba na kailangan, na importante? Yung SOP, which is the Statement of Purpose. Ano yun eh? Paki-elaborate? Doon mo i-explain sa visa officer kung ano yung gagawin mo sa Canada. Diba, bakit ka mag-aaral? Oh. Para madali. Nung na-approve na, like, kailan na-approve? Wait, eto na. Kailan ka nag-apply? Nung nilodge ko yung paper ko, mga...
ko yun? February 24, ganyan. Then, anong year? 2021. Then, na-approve after 29 days, which is March na. March na. So, saan ka nag-land ka sa Vancouver mo na siya. Vancouver mo na, di ba? Oo, Vancouver since online kami. Since online nun, kasi pandemic pa lang nun. Mm-hmm. And then, andito na siya sa Toronto. So, ayan, gusto lang namin i-share sa inyo. Ginawa niyang process. So, any info pa? Eh, idadagdag mo sa gustong mag-apply ng student. If you're a nurse, right? Nurse yeah. ba? Sa school, mabilis? Pa-nurse ka? Nurse. Okay, sabihin mo. Contact us. Contact us, guys. Andito po yung sa... So, ate, ayun na. Doon na natatapos yung process. Uh-oh. Approve na agad. So, kamusta naman? Dito. Okay naman, masaya dito. Masaya dito sa Toronto. Oh. Sa Seneca siya, guys. Seneca. Oo. Malapit na ako matapos. Ayan, yeah, malapit na matapos. Then after that, maka-apply ka na ng work permit. Yes. Then after that, PR and citizen. Yan lang, guys. Andito pa rin siya. Student visa. Dapat 2 years course ang kunin mo para 3 years PGWP. Ano PGWP? Postgraduate Working Permit. Kasi pag 1 year course ka lang, 1 year lang ang ibibigay sa'yo. So, much better 2 years. 2 years. So, guys, kung gusto nyo punta dito sa Canada as student visa, please contact yung agency niya. In school. Or you okay. can contact us. Or you can contact us. So, i-refer ka namin. Bye! Thank you, ate.